Gusto niyang mainis sa sarili. Si Franco lang talaga ang kayang bumuhay sa mga kakaibang hayop na tahimik na nahihimlay sa kaibuturan ng kanyang puso. Pero kasi, napapansin niyang parang mas naging extra sweet ang lalaki simula noong tumira siya sa bahay nito. No, simula noong malaman nitong nagdadalang tao siya. If you're doing this sweet flowering words of yours for me to forgive you, fine, apology accepted. Absuelto ka na, tumigil ka na pakiusap. Nakikiusap ako, iba na nagiging epekto sa akin. Hinging pakiusap niya. Etong puso niya kasi wala na sa tamang ritmo. May nagwawala na kasi dito. Pabulong na wika niya. Sinabayan niya pa ng mahinang hampas sa dibdib, particular sa bandang puso. I'll take all the blame, cause you're doing the same thing to me, my dearest sunshine. Maingat na hinawakan nito ang kanyang kamay na nakapatong sa ibabaw ng mesa, without breaking their eye contact. You never gave me the chance to respond. After you said that you like me, I felt like there's a wall between us. I felt like I can't reach you. Kung hindi ko pa naisipan na lumiban sa trabaho ngayon, hindi pa kita makakausap ng ganito. Lagi mo akong iniiwasan. It's a freaking horrible week for me, Sunshine. I didn't know that you're a big fan of hide and seek. Nangungusap ang mga asol nitong mata. Biglang nablangko ang isipan niya. Biglang tumigil ang kanyang paghinga. Remember? Gigugmata ka? He said with a gentle and loving voice. Yeah, gigugmata ka. Magandang umaga, right? Nagtaka siya bigla. Anong connection ang salitang gihigugmata ka sa pinag-uusapan nila? Ako ba pinagluloko mo? Bigla siyang tumayo sa kinauupuan. Tanghaling tapat na po, boss. Huwag niyo na po akong bigyan ng lesson. Nagkaka-language barrier na tayo dito eh. Tsaka alam ko naman kung saan ako lulugar. Anak lang ang kailangan mo. Anak lang din ang gusto ko. Pareho natin gusto ito. Let's stick to the plan. Kasi mas masakit ang umasa kaysa ang magmahal. Huminga muna siya ng malalim. Kalimutan niyo na lang po na sinabi ko yon. Huling salitang binitawan niya bago tuluyang tinilukuran ng binata. Ngunit hindi pa siya tuluyang nakakalayo nang marinig niya ang boses ni Franco. Ako ang nauna. I made the confession for his sunshine. Naramdaman niyang tumayo ito dahil sa ginawang ingay ng upuan. Pero hindi niya pa rin magawang lingunin ang binata. I like you first. He said with a firm voice. Wala akong narinig. She said with a blank voice at tuluyan ang iniwan ng binata sa kusina. Nagmamadali at malalaki ang bawat hakbang niya habang ang kanyang kamay ay mahinang hinahampas ang kanyang dibdib. Gusto niyang palakpakan ang sarili na gawa niyang sumagot sa binata na hindi man lang bumibigay. Tang na Diyos! Ba't masakit? Ang tanga mo, self! May pabilibili ka pang gayuma! Tapos ngayon, sinabihan ka lang na gusto kita, tinakbuhan mo na! Sigaw ng isang bahagi ng kanyang isipan. Tumigil ka na! Huwag ka nang umasa pa! Hindi lang iyan ang matatanggap mong sakit. Mas matindi pa dyan, kaya tumigil ka na! Garalgal ang boses habang pilit na pinapakalma ang pusong ayaw tumigil sa kakatibok para sa lalaking hindi para sa kanya. Gusto ka lang, pero hindi ka mahal! Magkaiba yun! Tang ina naman! Kastigo niya sa sarili. Hindi ka mahal kasi iba ang mahal niya at hindi yun ikaw. Nanginginig ang mga kamay na isinara niya ang pinto. Dinala siya ng kanyang mga paa sa sariling kwarto. Wala sa sariling sumandal siya sa nakapinid na pinto. Habang hawak-hawak pa din ang dibdib na naninikip, abot-abot ang kanyang paghinga. Her head is spinning and her heart are damn fucking painful. Pilit niyang pinapakalma ang sarili. Naramdaman niyang nag-vibrate ang cellphone. Mas dumagdag iyon sa kabang nararamdaman. Mas tumindi pa lalo ang paninikip ng kanyang dibdib. Nanginginig ang kamay na kinuha niya sa bulsa ang phone at tiningnan. Humigpit ang paghawak niya sa cellphone at para na itong mababasag. Hindi niya na napigilan pa ang sarili. Malakas niyang naitapon ang kawawang cellphone. Wala siyang pakialam kung nabasag ba ito o hindi. Kasi puso niya, naghahanap na din ng karamay. Wasak na wasak. Basag na basag ang puso ni Trina ng mga oras na yun. Okay na sana eh. Gusto na ako eh. Konting kembot na lang sana. Papuntan ng mahal kita. Pero tangina naman.
Giralgal na ang boses, nag-uunahan na din sa pagbagsak ang kanyang mga luha. Nanlalambot ang kanyang mga binti at tuluyan na siyang napaupo sa carpeted floor. Bakit ngayon pa? Bakit bumalik ka pa, Ash? Tangina mo ka! Galit, sakit, halo-halo na nararamdaman niya. Noong nakita niya nag-walling si Marian R. sa isang movie, pinagtawanan niya ito, saying crazy thing about love. Pero ngayon, she experienced love firsthand. Ngayon alam niya na ang nararamdaman ni Marian. Tanginang walling scene ito, ang sakit pala. Ngayon, damang-daman niya na si Marian. Baka si Marian naman ang tatawa sa sitwasyon niya ngayon. Araw-araw, walang paniya simula noong tumira siya dito sa bahay ng boss niya. Lagi siyang nakakatanggap ng litrato. At ngayon ang pinakamatindi sa lahat. Kung dati, kaya niyang baliwalain. Pero ngayon, hindi na. A picture of Franco kissing Ash. And this pang of jealousy is eating her whole system. Fuck you, boss! Sagad hanggang keps! Walang habas na sigaw niya. Hilam ang mga mata. Wasak ang puso. Parang pinagtak sila ng tadhana. Isa kang malaking sinungaling! Something is off. Baka old picture lang to. Andy said with a worried voice. I close my eyes and feel the gentle afternoon wind hugging me, as if saying everything is fine. You'll probably get through all this. When I open my eyes, a breeze rustles the trees, shaking them off their fall-colored leaves, while laps of lake water gently lick the shore. Yeah. Another nakaka-amaze na bagay sa bahay ng boss niya ay ang man-made lake sa likod ng bahay nito, which is, by the way, my favorite spot. And here they are, together with her friend, na instantly, tulad niya ay na-inlove din sa view, lalo na sa man-made lake. My eyes darted at Andy when I heard her hoot a little, while looking intently at the picture I constantly received. Masyado akong mahal ng kung sino mang Harrods na yan. Gusto atang lagi akong update sa pag-iibig ang Franco at Trina. Langya, pati nalang manahimik pati love life ng iba pinapakialamanan. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Gusto kong pasalamatan ang mga kaibigan dahil naisipan nilang bumisita sa akin ngayon. Naging kalmado ang aking pakiramdam at naging reasonable ang takbo ng aking utak. Dahil kung hindi, baka nagwala na naman ang lahat ng hayop ko sa katawan at sinugod na ang boss kong malantod. Sabay ngudngod sa kipay ni Ash. O tapos, paano naman naging old yan? Sana naka-diaper at may tsupon pa sila dyan. Saad ko na may halong angil sa boses. Bitter na kong bitter. Pero kasi, hindi pa rin ako makamove on sa tsuktsakang Franco at Ash. Gaga ka! Hindi ko sinabi na baby picture to. Paltukan kaya kita dyan. Kalma lang ang pagkakasabi ni Andy sa kanya. Pero halatang naiinis na ito sa mga sinasabi niya. Kasi tingnan mo nga, ito, itong building na to. Tinuturo nito ang isang building na may kulay asul. May makukulay din na ilaw na nakasabit sa gilid ng building. And there are some ivy vine leaves covering half of the building, from top to bottom. Her forehead knot. It's a restaurant and she didn't even recognize it, nor seen it before. It's a Spanish restaurant, and it's a famous resto near our school. Well, when I'm in college, I often go here. Andy said, with dreamy eyes, as if reminiscing her college days. They make a superb delicious pasta. Kung titingnan, parang hindi ata pasta ang naging memorable sa kanya, kundi kung sino man ang naging kasama nito. The way she looked right now, she seems in love. Oh, tapos, sino kinakalantari mo before? Baka daydreaming ka dyan para ka may kalandian na hindi mo makakalimutan? Spill the beans and, dahil sa lahat ata ng mga kipay na kilala ko, ikaw Andy ang pinakamalihim. Naku, wag lang sanang kamukha ni Empo yung jowa mo. Ako na talaga ang bubuntis sa'yo, babae ka. Nandidiring saad ni Jel. Kahit labag sa batas sa mga beke, gagawin ko para sa yung babae ka. Magpatuloy lang ang magagandang lahi na meron tayo. Patuloy pa nito, halatang napipilitan lang ito sa mga sinasabi. Natatawang binatukan ni Andy si Jel.
Thank you, friend. But no thanks, may inaantay na ako. Nakatidhana na ako para sa kanya at siya ay para sa akin lamang. Andy said while looking at Lyra. Habang ang huli naman ay busy sa pakikipaglaro kay Sunny. Ayaw daw nitong sumubay sa chismisan session sila. Deep down, may God screams. Something was off, but she shoved it away. They are my only friend, so wala lang siguro yung makahulugang tingin ni Ann kay Lyra. So yeah, as I was saying, matagal na itong nakasara. 4 or 5 years ago pa yata, I'm not sure. Basta close na itong building cause the last time I checked this, abandoned building already. Far away different from this photo. Andy said and it sounded like a matter of fact tune. So, matagal na tong nakasarado? I asked. Gusto kong makasigurado. Oo, gusto niyo makita? Tanong ni Andy. Now na ba? Bawal akong umalis. Mahigpit ang bantay ko. Sagot ko. Sabay kamot sa aking ulo. Hindi naman ako first lady ng Pilipinas pero daig ko pang first lady dahil sa dami ng bodyguards na meron ako. Oh my dear, we don't have to go outside. Andy said. Sabay tayo sa kinauupuan nito. Just wait for me here. May kukunin lang ako. Pagkasabi nito, umalis na ito kaagad. Iniwan kaming dalawa ni Jill na nakanganga. May mga panahon na minsan, hirap intindihan at mahirap pasahin ang mga ginagalaw ni Andy. And this day was not an exception. So, kumusta si baby? Gumagalaw na ba? Grabe, swerteng bata. Kapagkuan ay tanong ni Jill. Pilit pa nitong inaabot ang tiyan ko. Pero mas mabilis ang kamay ko. Hinahampas ko kaagad ang kamay nito. Maarte akong buntis. Pero mas maarte ang anak ko. Ayaw magpahawak ni baby sa iba. Ang gusto lang ay ang malantod nitong daddy. Hindi pa lumalabas, bilyonaryo na. Ang gagwapo pa ng mga ninong. Hi! Dagdag pa ni Jill. Higit sa lahat, ang gwapo pa ng daddy. Friend, paano ba makatisod ang gwapo and most importantly, mataba ang wallet? Friend, huwag mo nang hawakan si baby. Madumi kamay mo. Nag-iinarteng saad ko na umani ng isang malutong na irap galing kay Jill. Paano makatisod ang rumaragas ang titi na may gold? Halika, lapit ka, ibubulong ko. Masayang saad ko. Excited na lumapit naman si Jill sa inuupuan ko. Nilapit nito ang kanang tenga sa akin at dumukwang din ako rito sa baybulong. Wala kang kibay, friend. Huwag ka nang umasa. Bulong ko rito sa baytawa ng malakas. Gaga ka! Pasalamat ka, buntis ka. Kundi masasabunutan ko yung buhok mo down there. Ang lakas ng loob mag-inarte, wala namang boobs. Nanlalaki ang butas ng ilong nito sa inis dahil sa sinabi ko. At isa pa, may kipay din ako, mali butas nga lang nalagay. Vok lang too? Mas lumakas lalo ang tawa ko dahil sa sinabi ng kaibigan. She missed this. Ang tumawa ng malakas, walang iniisip na problema. Namiss ko bigla ang dating sarili. Dati, pinoproblema ko lang yung pambayad sa renta, ang kakainin sa pang-araw-araw. Ngayon, nakatira nga ako sa isang malaking bahay, puno pa lagi ang ref, unlimited ang kakainin, pero may kulang pa rin. Hindi pa rin siya masaya. Ang baby ko lang yata ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko ngayon. The rest, masakit na sa puso. Dahil sa naisip, biglang natigil ang pagtawa ko. Ganyan ba talaga mga buntis? Tatawa tapos biglang malulungkot na parang anumang oras ay iinyak? Normal ba yan? May halong pag-aalala sa boses ni Jill. Yeah, noong isang araw nga iniiyakan ko yung butiki nang naputol yung buntot. Naawa ako bigla. Mas lalo pang lumungkot ang aura ko nang biglang pumasok sa isipan ko ang kawawang butiki. Unbelievable! Napailing na lang si Jill. Hindi lang maarte ang mga buntis, artistahan din pala. Gosh! Parang ayaw ko nang mabuntis. Eksahirada pa nitong saad. Marahas akong napatingin sa kaibigan. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na wala kang kipay, keps, pepe, pempem, vagina, and many more? Oo, alam ko. Pero kami ng jowa ko may label. Kayo, asa na label nyo? Asa na label nyo? Ilabas mo. Ipapalaminate ko. Nanguuyam ang boses na wika nito. Napalunok ako nang wala sa oras. Masakit yun ha? Ito naman, di na mabiro.
Joke lang naman kasi yun. Alam ko naman may caps ka sa ibang butas nga lang nakalagay. Natatawang saad ko. Ayoko naman biruin itong si Jel na may personal. Di naman inaano. There you go. Biglang dumating si Andy. Ba't ang tagal mo? Binubuli na ako ni Jel. Maktol ko. Hoy! Ako nga itong binubuli mo. Ikaw nabuntis ka, pasaramad ka at mahal kitang bruha ka. Hindi mawari ni Jel kung tatawa ba ito o may inis sa akin. Ang dangal ko, nilamog mo na, pasaramad ka talaga babae ka. Love you too, friend. Pero wala ka pa ding kipay. Ani ko sabay tawa ng malakas. Ewan, trip kong asarin ngayon si Jel. Magsitigil nga kayong dalawa. Tapusin na natin to. May emergency pa akong pupuntahan. Nagkatinginan kaming dalawa ni Jel. At sabay din na napatingin kay Andy. Mabilis ang bawat galaw nito. Nakalapag na sa harapan nito ang isang high-end laptop. Mabilis din ang pagtipa nito sa keyboard. Halos hindi ko na nga masundan ang bawat galaw ng mga daliri nito. Dahil sa nakikita, napuno ng katanungan ang aking isipan. Kahit ako na isang hamak na sekretarya na halos araw-araw nakaharap sa laptop. Matagal-tagal pa bago matapos sa pagtipa. Pero itong si Andy, parang sinaniba ni Flash. Ang bilis kasi parang hindi isang simpleng nurse itong kaibigan namin. Nagtatrabaho ka ba sa isang typing job, Andy? Biglang tanong ko. Ha? Kulat itong napatingin sa akin. Naging uneasy ito bigla. Naging malikot din ang mga mata nito. Naaning mo'y naghahagilap ng isasagot sa kanya. Ah, isa siguro yun sa part-time job mo. Ang galing mo naman, girl. Kasi parang kang nag-transform pagkaharap mo sa laptop. Amazing! Namamangha ng saad ko. Ah, tama. Medyo tabingi pang pagtawa nito. Nagkibit-balikat na lang ako. Dahil kahit ako nga pinangarap ko din mag-part-time sa Mezu, kahit tagahugas ng plato papatusin ko pa. May regular na akong trabaho, naghahanap pa rin ng sideline. Itong kaibigan ko pa kaya? Ang alam ko hindi enough ang sahod ng isang nurse, kaya hindi niya talaga masisi ang kaibigan. Eto na, tingnan nyo. Abandonadong building na, diba? Boses ni Auntie ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Patingin nga! Si Jel, dumukwang pa ito sa harap ng laptop ni Andy. Ay, oo nga! Komento pa ni Jel. Napatangu-tangu pa ito. Ako naman, patingin nga! Wika ko. Tumayo ako mula sa kinauupuan. Nasa isang round metal table kasi kami at nakaupo si Andy sa upuan katapat ng sa akin. Kung kaya't kinakailangan ko pang mas lumapit lalo sa kaibigan para makita ang sinasabi nito. Nang makalapit, dumukwang din ako sa laptop. Hindi ko maiwasan ang mamangha at magulat. Totoo nga, isang abandonadong building nga ang nakikita niya sa screen ng laptop ni Andy. At ito ang building na makikita sa picture na pinadala sa akin. Kung saan makikita ang nagtsuktsakan si Franco at Ash. Malayong-malayong itsura ng building sa picture. Nawala na yung kulay berdeng halaman na nakapalibot sa building. Naging tuyot at patay na ang lahat. May bahagi rin ng building ang nasira. Kung ganoon, old picture ngayon pinapadala sa akin. Tama si Andy. Para ano? Para saan yung mga picture? Sino ang nagpapadala? Naguguluhan na ang isipan ko. Anong rason ng kung sino man para guluhin ang isipan at buhay ko? Bumibilis ang pagtibok ng aking puso. Hindi ko maiwasan ang mapakagatlabi. Uy, ano yan? Napalingon kami kay Lyra. Hindi ko man lang napansin na nakalapit na ito sa akin habang kalong-kalong ang tulog na si Sunny. Ganoon ba kalalim ang iniisip ko? Napailing ako nang wala sa oras. Kalma ka lang muna, Seth. Alalahanin mo si baby. Bulong ko sa sarili. Oh, Foreso Bresto Bar yan ah! Bulalas ni Lyra. Nagtatakang napatingin ako kay Lyra. Foreso Resto Bar? Eh ang tinitingnan nyo, sikat na Spanish resto yan dati. Right, and favorite resto bar mo yan dati, diba? Nasa college pa tayo. Sagot ni Lyra. Dahil sa sinabi nito, napansin kong naging uneasy ulit si Andy. Ah, oo. Nauutal na sagot nito. Ano ka ba, Andy? Natatai ka ba? May banyo doon sa dulo. Ilabas mo yan, friend. Basta makang magpigil. Nakakahilo ang amoy ng pagpumutok. Natatawang wika ni Jel. Hoy! Ikaw ha? Si Andy talaga binanatan mo.
Sit ako kay Jel. Naumani lang ng isang tawa mula sa kaibigan. But seriously, are you okay, And? Nag-aalalang tanong ko. Yes, I'm just fine. Sagot nito sabay tayo at iniligpit na ang daladalang gamit. I have to go, guys. May emergency pa kasi akong pupuntahan. Mauna na ako sa inyo. Love you all! May halong pagmamadaling saad nito. Kaya hindi na lang siya nakipag-argumento pa. Isa-isa silang hinalikan ni Andy bago ito umalis. Okay lang kaya siya? Nag-aalalang bulong ko habang nakatingin sa papalayong figura ni Andy. Baka siguro? Malihim kasi si Ann, kaya hindi natin alam if okay lang ba siya o hindi. Ani ni Jel. Hindi naman siya ganyan dati noong nag-aaral pa kami. I don't know what really happened to Ann. Si Lyra. Sabay-sabay pa kaming napabuntong hininga. Kung hindi pa gumalaw si Sunny, baka natulala pa rin ako ngayon. Nag-aalala talaga ako para sa kaibigan. So, ba't kayo nakatingin sa picture ng building kanina? Tanong bigla ni Lyra. Hindi na ako nakasagot pa dahil sa dramatic entrance si Jel. Hinayaan ko na lang na ito na ang magkwento sa kaibigan. Totoo! Gulat na gulat si Lyra. Well, hindi ko rin naman masisi ang kaibigan. Sino kayang nasa likod nito? Kapagkuhan ay seryosong tanong nito. Hindi ko alam. Ewan, kahit ako ay naguguluhan na din sa mga nangyayari. Kung gustong angkinin ulit ni Ash, si Franco, halago. Huwag naman sanang ganito. Nakakatakot lang isipin kung ano pa ang kayang gawin ng taong ito sa akin. Sa amin ni Baby. May halong pag-alala sa boses ko. Okay lang sana kung saktan lang nila ako. Kaya kong tanggapin na yun. Huwag naman sanang dumating pa sa puntong idadamay nila pati ang anak ko. Ibang usapan na yun. Baka makakapatay ako nung wala sa oras. Sa tingin mo, gagawin kaya ito ni Ash? Tanong ni Jel. I don't know. She looked like an angel came down for her earthly duty. Alam mo yun? Sobrang amo ng mukha niya. Sobrang bait niya din naman kasi. Kahit naiinis ako doon, hindi ko pa rin magawang maghalit ng tuluyan. Kontrabida lang ang pangalan ko, pero hindi ang pagkatao ko. Mahabang sagot ko, na umani ng isang malutong na palakpak mula kay Jel. Pak friend! Lakas natin, makamiss yung ngayon na. Ano nakain? Jel laughed mockingly at her. She can't help to roll her eyeballs. Kidding aside, friend, ang mga demonyo ay bumaba rin sa lupa at nagkatawang tao. Nagbabalat kayo bilang isang mababait na nilalang. Kaya nga may mga metaphor na looks can be deceiving. Kaya't ingat tayo sa mga iniidolo natin. Baka may mga nakatago palang sungay. Jel said it, habang nakataas ang isang kilay at ang gilid ng labi nito. Kahit si Lyra ay sinang-ayunan din ang sinabi ni Jel. Napainingan ako sa sinabi ng kaibigan, pero hindi ko pa rin sinasara ang isipan dahil may malaking posibilidad na tama rin ang sinasabi ni Jel. I don't know. Isa lang din naman ang alam ko. May gusto si Franco sa akin. Lakas nga itong maka I like you first, tapos ending, may Ash na panggulo. Ano yun? Required ba na lahat ng nag-iibigan kailangan may conflict muna sa relasyon bago ang happy ending? Hindi ba pwedeng happy lang? Pwede naman yun, diba? Gusto ko nang sabihin kay Franco ang salitang I like you too, pero hindi pa pwede. Sumasakit ang ulo ko at puso ko. Hindi ko mapigilan ng mahampas ang mesa sa bayok-yok doon. Parang gusto kong itulog na lang ito lahat at umasang pagkagising ay biglang maglaho ito na parang bula. Dahil sa nilikhang ingay, nagulat si Sunny. Nakalimutan ko may batang natutulog pala. Humingi ako ng paumanhin kay Daniela. Ito kasi ang kawawa pag hindi nakatulog ng maayos si Sunny. She mouthed sorry. Hala, si Sunny na maganda, mabait pa. Cute-cute baby girl namin yan, gamingaw ko ni mo. Saad ko habang nilalaro ang bata. Ha? Gamingaw what? Naguguluhan na tanong ni Lyra. Ilagi mo naman nakikita si Sunny eh. Remember we are neighbors now? Ikaw ang bisaya sa ating dalawa, pero hindi mo alam kung paano bumati ng magandang hapon. Kastigo ko sa kaibigan. Hapon na kasi kaya dapat lang na bumati ako. Teka, wala namang mali sa sinabi ko ah. Ay mali ba? Biglang tumawa ng malakas si Lyra
At ang malupit sa lahat, sinabayan pa ito ni Jel. Yung tawa nilang dalawa, tipong hindi na makahinga. Binigyan ko ng mahinang hampas sa balikat si Lyra. Tumigil nga kayo! Wala namang nakakatawa sa sinabi ko ah! Baktol ko sa mga kaibigan. Yo! Ikaw ang nakakatawa! Saan mo ba nakuha yan? Natatawa pa rin na saad ni Jel. Kay Franco! Inosenteng sagot ko. Biglang natigil ang dalawa sa pagtawa. Ha? Kailan? Saad ni Lyra. May halong excitement at hindi maitagong kilig sa boses nito. May forehead knot. Matagal na, mag-iisang buwan na yata. If I remember it correctly, ang sabi niya, gigugmata ka is magandang umaga, tapos gimingaw ko nimo is magandang hapon. Simpleng sagot ko. Napatalon ako sa gulat nang biglang tumili ng pagkalakas-lakas si Jel. Puta, paano magpigil ng kilig? Yawa ka dyan! Ikaw na talaga! Ikaw nang reyna ng mga babaeng nakadali ng titing may gold! Kinikilig na saad ni Jel. Congratulations, Trin! Bigla akong nagtaka nung biglang umiyak si Lyra. I'm so happy for you! Naiiyak na saad nito. I look at my two friends. Ang isang parang di maihi sa sobrang kilig. Ang isa naman ay naiiyak sa sobrang tuwa. Ako ang buntis, pero kayo ang hindi ko maintindihan. Ano ba pinagsasabi nyo? Gulong-gulo na isipan ko ngayon. Dumagdag pa kayo. Gimingaw ko ni mo ay hindi magandang hapon, kundi na miss kita, I miss you. Biglang lumagabog ang puso ko. Bigla din na parang may bumara sa lalamunan ko. Gigugmata ka ay hindi magandang umaga, kundi ay mahal kita, I love you. Ngayon alam mo na. I'm so happy for you, Trin! Finally! Masayang saad ni Lyra. Hindi ako makagalaw sa sinabi ni Lyra. Parang tumigil sa pagtibok ng puso ko. Parang may umalog sa buong mundo ko. May umunig sa buong pagkatao ko. At isa lang ang tumatakbo sa isipan ko ngayon. He loves me. That's why he said that he confessed first. Mahal ako ni Boss! Tang na Diyos! Paano magpigil ng kilig? Tawagan ko na lang kaya, pero nakakahiya, anong sasabihin ko? Hello, boss? Gihigugmapunta ka, ganoon? Ah, para akong isang malanding nilalang nahayok sa salitang mahal kita. Oh God, anong gagawin ko? Hindi niya maiwasang mapakagat labi. Kanina pa ako pabalik-balik habang nag-iisip kung ano ba ang gagawin. After kong malaman kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon, gusto ng puso ko na makita ang binata and served her heart in a silver platter. In short, iaalay ko rin ng puso kasama na ang kaluluwa sa batang sinisinta. Pero nagtatalo ang puso't isip niya. Isipan niya na mismo ang pumipigil sa anumang gagawin. Katwiran ng isipan. Kailangan niyang paghandaan kung ano ba ang sasabihin sa lalaki. Siyempre, konting pakipot will do. Ano ba? Isa tayong dalagang Pilipina. Gaga, sino ba itong miss na miss ang halik at yakap ni Franco? Sino ba ang laging nagwi-wet dreams dito? Sigaw ng isang bahagi ng kanyang isipan na sinang-ayuna naman ng kanyang puso. Oo na, ako na. Pero kasi hindi ko alam anong sasabihin ko. Mahina akong anas. Napakagatlabi na lamang ako. Isa pa sa kinaiinisan ko ay si Franco. Ang binata naman ang nakikipaglaro ng hide and seek. Ang loko, simula noong binaliwala ko ang confession nito, ang pa-i-like you nito, hindi na ito nagpakita at hindi ko na ito lagi naaabutan pagkagising ko sa umaga. Tulog na tulog din ako kapag dumarating ito. Kasalanan ko din naman kasi iyon. Ayan tuloy, nakarma na yata ako. Ah! Nangyaka boss! Ang sakit mo sa bangs! Nanggigigil na sigaw ko. Napatalon siya sa gulat nang bumulaga sa harapan niya si Tita Minerva, ang ina ni Franco. Pagkaalis ng mga kaibigan niya kanina, ang ginang naman ang bumisita sa kanya. Well, simula noong malaman nitong buntis siya, lagi na itong pumupunta sa bahay ni Franco at lagi siyang binibisita. And gusto niyang palakpakan ang ginang, hindi pa lumalabas si baby. Puno na ang nursery room ng mga gamit nito. Courtesy to Tita Minerva. Halatang excited talaga itong maging lola. Napalunok siya nang wala sa oras.
Naalala niyang magluluto dapat sila ngayon dahil sa pagiging lutang niya ay nakalimutan niya na ang dapat gawin. Tita Minerva, nahihiyang saad niya. Oh, snap it out. How many times do I have to tell you stop calling me Tita Minerva? Just a simple mama will do. Come on now, let's eat. It's dinner time. Kanina ka pa dyan. Ako nahihilo sa ginagawa mo. On a contrary, pregnant woman needs exercise. But not like that. You just keep on walking circle. Ani ng mabait na ginang. Hindi niya maiwasang pamulahan ng mukha. Mama. Good. Now, let's eat. Ani nito sabay hawak sa braso niya. Don't worry. My son loves you. And then she playfully winked. Pakiramdam niya umakyat lahat ng dugo niya sa katawan at tumambay sa buo niyang mukha. Po? Oo. Alam niyang mahal siya ng binata. Kani-kanina lang actually. But coming from his mother's mouth, it's a different story. I've heard you. Keep on blubbering about the way my son confessed to you. Blah blah. Well, you can't blame him. He waited and searched for you. For as long as I remember and finally you're here. Maybe it overwhelmed him. And don't know what to say. Dahil sa sinabi nito, bigla siyang napahinto sa paglalakad. Agad niyang hinarap ang ginang na may nagtatanong ng mga mata. Ah, ano po iyon? Naguguluhang tanong niya. I assume he didn't tell you, right? Isang mabilisang iling ang kanyang sagot. Oh boy. Well, might as well you better ask him. He's on his way home. As we speak, pinuwi ko nung maaga. Saad nito, ngunit hindi nakawala sa kanyang paningin ang malalim nitong paghinga. I'll be honest with you. All I wanted for my grandson or granddaughter was to have a perfect family. Maybe I go overboard with the word perfect, but at least to have a complete happy family. Please make it come true, Trina. Pagsusumamong wika nito. On what she said, parang gusto niyang maiyak sa tuwa. Napakaswerte niya at may manugang siyang mabait. Oo, manugang niya na si Mama Minerva, na wala na lahat ng hiya niya sa katawan. Thank you, Mama. Bukal sa pusong saad niya. Hindi ko po alam kung anong sasabihin ko sa kanya, pero ngayon, marami ng tanong sa isipan ko na kailangang sagutin ng anak niyo. Nakangiting saad niya. Hindi niya na maitago ang sobrang saya at nagawa niya pang yakapin ng mahigpit ang ginang. What did I miss? Mama Minerva and I look at the man standing at kitchen's doorway. Arms fold with his perfect physique, paired with his to die for a money suit, commercial toothpaste smile, and well-shaved face. At kahit nasa malayo'y, naamoy ko pang natural nitong amoy na hindi mo maamoy sa ibang lalaki. Is this possible? Ganito bang in love? Or should I say, pagmamahal na nasuklian? Masarap sa pakiramdam. Parang may mga paru-paru pa na nagliliparan sa paligid nilang dalawa. Mas gumanda lahat ng bagay. The way I look at Franco seems surreal. Ah! May nakalimutan na ako mga anak. Kunin ko lang ha! Iwan ko muna kayong dalawa. Ciao! Mama Minerva smiled wickedly and winked at me. Parang hindi siya makagalaw sa kinatatayuan. Teka lang po. Pigil niya sa ginang pero parang wala itong narinig. Dire-diretso lang ang paglakad dito. Huminto muna ito sa harap ni Franco. Hinalikan ang pisngi nito sabay kumaripas ng alis. Diba, gutom kayo? Mahinang naibulong niya na lang. Hey, how are you? I'm fine. The baby is fine. I'm good. We're good. Nauutal na sagot niya. Napakagatlabi na lang siya dahil sa inasal. Are you okay? Nagtatakang tanong nito. Good. Yeah, I'm good. Ba't ganoon? Kanina, planado na lahat ng sasabihin niya. Naka-alphabetical order pa. Pero ngayon, na nasa harapan niya na si Franco, biglang naumid ang dila niya. Blanco pa ang utak niya. Hindi niya maiwasang mapapadyak. Hindi siya mapakali. Naroong kinakagat niya ng daliri niya. Nilalagay ang kanang braso sa bewang. Nagtatalo lahat ng mga hayop sa loob niya. This is it. This is the moment of truth. Deal or no deal. Bigla niyang hinarap ang binata na kahit ito ay naguguluhan na din sa ikinikilos niya. You! Bigla niyang saad sabay turo sa binata. Yes? Hindi magandang umaga ang ibig sabihin ng gigugmat taka. Nilakasan niya na ang loob pero nauutal pa din siya. Why naman ganoon?
Alam ko na kung ano ang ibig sabihin. You're new, pero alam ko naman kung ano ang isasagot mo. So why bother? May halong lungkot na Saad nito. Bigla siyang nanghihina dahil sa nakikitang kalungkutan mula sa asul nitong mga mata. Pero ba't di mo sinabi agad? Ako sa niya sa binata. Kapag sinabi ko ba agad, maniniwala ka ba? Maniniwalaan mo ba ang isa? Oo! Oo, dahil may gusto din ako sa'yo! Pinutol niya na ang sinasabi nito at isinigaw na ang mga salitang matagal na nakatago sa puso niya. Gihigog, mapunta ka! Natatakot lang akong ipakita dahil basta! Hindi niya masabing may ash ka. At ang lalaki naman ngayon ang tulala at hindi makapagsalita dahil sa sinabi niya. What? Tulala ka! Oo, alam ko, nakakagulat. Ganyan din ang reaction ko kanina noong malaman kong hindi pala magandang umaga. Hindi niya na natapos ang pagsasalita dahil sa isang matigas na katawan na nakapulupot sa kanya ngayon. Oh fuck, I'm beyond happy right now. Bulong nito sa tenga niya. Pinapaulanan din siya nito ng maliliit na halik sa ulo at sa tenga. Halata nga, natatawang Saad niya. Nagtaka siya nang biglang umalog ang balikat nito. Umiiyak ka? Pilit siyang kumakawala sa yakap nito, pero dahil sa higpit ng yakap nito, nahihirapan siyang makawala. No, I'm just happy. He said while hugging me gently, as if I was a porcelain. Ingat na ingat itong mabasag ang isang kagaya niya. She never felt this warmest, gentlest, sweetest hug before, and it feels wonderful. Nararamdaman din niya ang masuyo nitong hamplos sa buhok niya, pababa sa likod niya. And then slowly, ever slowly, their body started sway into a lovely music. Musika na nagmumula sa ritmo ng kanilang mga puso. Pusong iisa lang ang tinitiwok. Makalipas ang ilang minuto, nagkahiwalay din silang dalawa. Parang may humaplos sa kanyang puso nang makitang medyo teary-eyed si Franco. Masuyo niyang pinunasan ang konting butil ng luha sa mga mata nito. Hindi ko alam na kaya ka palang paiyakin ang salitang gigug mata ka. Natatawang Saad niya, pero deep inside, hindi kayang ipaliwanag ng kahit anumang adjectives ang nararamdaman niya ngayon. In short, no languages could describe how happy she is right now. Finally, kasing kulay na ng rainbow ang buhay pag-ibig niya. If it came from you, you'll be surprised if I cried, River. Thank you, sunshine. Punong-puno ng pagmamahal na Saad nito. Always and forever, ikaw lang ang higugmaon ko. Nanlalaki ang butas ng ilong niya. Pinandilatan niya ito ng mga mata dahil sa bisayang salita na sinabi nito. Okay na sana eh. Kinikilig na sana siya. May pahabol na naman itong salita. Pakitranslate? Yung maayos ha? Natatawa nitong pinisil ang ilong niya, sabay nakaw ng halik. Silly, ang sabi ko, ikaw lang ang mamahalin ko magpahanggang kailan. Tumangkad man si Mahal at si Dagul, ikaw at ikaw lang ang mamahalin ko. Ang haba naman pala, inosenteng sagot niya. Pero gusto ko. And she seductively bit her lips and winked at Franco. Natatawang inilapit nito ang mukha sa kanya. Hindi masyadong obvious na namismo ako. Ang sarap palang magpamiss sa'yo. You look fucking seductive lioness right now, sunshine. Ikinulong ng malalambot nitong palad ang mukha niya at inatake siya ng isang mapusok na halik na agad ay nagpalunod sa kanyang katinuan. Ginantihan niya din ito ng mariing halik na may halong pananabik at pag-ibig. Naramdaman niyang humigpit lalo ang pagyakap nito sa kanya. Para silang nakalutang sa alapaap ng mga oras na yon. Naghahalikan ng walang humpay. Halos mapigti na ang kanilang hininga, ngunit ayaw pa din bitawan ng isa't isa. Naging malikot na din ang kamay ni Franco, kung saan-saan na lamang nakakarating. Animoy sabik na sabik itong hawakan siya. Ganoon din siya sa binata. Sus Mario Josep! Isang gulat na boses ang nagpatigil sa kanilang dalawa. Nagpunta lang ako dito kasi gusto ko nang kumain. Hindi ko alam na may nagkakainan na pala dito. Baka uwi na nga lang, nakakadistorba lang ako dito. Anak, pahiram kay Ricardo, magpapahatid ako pa uwi. Mahabang litanya ni Mama Minerva na umid ang dila nilang dalawa. Kaya isang tango na lang ang isinagot ni Franco. So, maiwan ko muna kayo. Paalam nito sa kanilang dalawa.
Ngunit hindi nakaligtas sa kanilang pandinig ang pasaring nitong salita bago sa rin ito tuluyang iniwan. Mga kabataan talaga ngayon kung saan saan nalang nagtutuktakan. Ang dami namang kwarto sa taas. Nagkatinginan silang dalawa ni Franco at sabay na napatawa. I love your mom. Natatawang komento niya. I love her too. Sagot din ni Franco at muli ay inatake na naman siya ng isang masuyong halik. Lord, mukhang ihi lang yatang pahinga ko mamaya. Mainit. Mapusok. Walang halong inhibition iyon ang kasalukuyang nagaganap sa kanilang dalawa ngayon ni Franco. No holds barrier. She's willing to be naked and never be afraid. Nang may maalala siya. Hoy! Teka lang! Ito pa talaga natin gagawin? Magagalit si Lord, Sus Mar Yosef. Pinipilit ko siyang itulak. Nasa kitchen pa silang dalawa. Hustisya naman. May nakahanda pang pagkain sa mesa. At higit sa lahat, hindi lang silang tao dito sa bahay, pero parang hindi niya rin kayang pigilan ng binata. When I felt his heavy hand on my exposed super pregnant belly, I almost ran out of breath, and everything was fueled when I felt his hot kisses on my shoulder, up to my neck, until it reaches my earlobes. Fuck! Sorry, Lord! Napakapit siya ng mahigpit sa mahogany table na nasa kanyang likuran, at parang isa siyang masarap na putahing nakahanda kay Franco. I'm hungry, and I love dessert. You are the dessert that I'm craving for a long time, sunshine. He said with a victory grin. His fingers brushed the underneath of my bra, lightly trickling over my skin that is now covered in chills, and I let out a heavy moan when he finally cupped my erect breast. Oh, fuck! Ang tanging nasabi niya na lamang. Tama si Mami, maraming kwarto sa taas. Baka naman... Humihingal na usal niya. Ang tagal kong tiniis na hindi kahawakan, Sunshine. Hindi niya na kayang magtiis pa. Pagkasabi noon, bigla nitong hinawakan ang kanang kamay niya. Sabay lagay sa harapan nitong may anakondang gising na gising. At higit sa lahat, galit na galit. Napaawang ang kanyang mga labi. Feel that? Gusto niya nang lumabas, Sunshine. Please be a good girl. You don't know how hard it is to see you every day. But I can touch and fucking hold you. You're so close yet them so far. Nangungusap ang asol nitong mga mata. Nagmamakaawa, eh sino ba naman siya para tanggihan ito? Napalunok siya nang wala sa oras. Iba palang nagagawa ng pag-iinarte niya. Yan, arte pa more. Ikinaganda natin yun, te? Sigaw ng malanding bahagi ng kanyang utak. Nakahawak pa din ang kanang kamay niya sa bukol ng pantalon nito. At wala sa sariling hinihimas na iyon pataas pababa. She was giving his body one great massage from the outside at larong-klaro ang malaking epekto nito kay Franco. Fuck! Sunshine! Damn! Mariin itong naipikit ang mga mata habang lumalalim ang paghinga. Such a tease! Ani nito sabay dukwang sa kanya at ginalugad ang hiwaga ng kanyang mga labi. Naglakbay ang mga labi nito sa tenga niya at malayang dinilaan iyon at ipinasok pa ang dila sa loob. I can't help the grounded followed by a moan. Boss! Nabitawan niya ang galit na galit itong alaga at napahawak siya ng mahigpit sa binata at mainit na tinugon ang nag-aalab nitong halik nang angkinin ulit nito ang kanyang labi. Humahaplos ang kamay niya sa katawan ng binata at hinahabol naman ito ang labi niya sa tuwing kumakalas siya sa nakakalunod na halik. Lunod na lunod na silang dalawa. At nararamdaman niya na ang kamay ni Franco nang hawakan itong waistband ng kanyang cotton shirt sa kadahan-dahan iyong ibinaba. Sabi ni Ma'am Minerva, ubusin daw natin yung ulam na niluto niya at saka ang dessert. Ang vibe talaga ni Ma'am, kanina pa ako nagugutom eh. Night shift pa naman ako ngayon. Galing ang boses na iyon sa hallway papasok sa kusina. Parang sinapian siya ng Incredible Hulk at malakas na naitulak ang binata. Sabi naman sa'yo eh, maraming kwarto sa taas. May halong pag-aakusa sa boses niya at mabilis na naging kilos na inayos ang sarili. Ibinaba niya ang damit na nakaangat pati ang cotton shirts na nakababa kaunti. Fuck! Who said having a bodyguard was a good idea? Narinig niyang maktol ng binata. Ah, ask yourself? Natatawang balik tanong niya. Oh, Ma'am Trina, Sir Franco, magandang gabi po! Bati ng isang bodyguard na medyo may kaedara na. Nasa likod nito ang tatlo pa nitong kasama
na mas bata at mas kulado ang katawan. Typical body build of a strong bodyguard. Kuya Bert, magandang gabi din po. Magiliw din na bati niya. Kakain pa lang kayo, ma'am sir. Naku, pasensya po, balik na lang po kami mamaya. Nahihiyang napakamot na lang sa ulo si Kuya Bert. Sige po, ma'am sir, pasensya. Naku, Manong, kumain na po kayo. Mamaya na lang po kami kakain. Hindi po naman ako gutom. Kami pala. Nilingon niya ang binatang halos magkadikit na ang kilay. Hoy, umayos ka nga. Sita niya sa binata. Yeah, I'm hungry. Biglang nanlaki ang mga mata ni Trina. Ha? Gutom ka pala? Ba't di mo si... Not food. I'm hungry for something else. Makahulugang saad nito. At walang ano-ano ay maingat siya nitong binuhat. Ala bridal style, napaawang ang kanyang labi at mabilis na napahawak sa matitigas nitong balikat. Teka, sandali! Natatarantang usal niya. Don't talk. Madiing wika nito. Humarap ito sa mga bodyguard na nakatulala ng mga oras na yon. Clean everything after you eat. Yun lang ang sinabi nito, sabay talikod habang kalga-kalga siya. Mga disturbo. Mahinang bulong ni Franco, siya lang ang nakaririnig niyon. Mahina niya itong hinampas sa balikat. Eto naman, sabi naman sa'yo maraming kwarto sa taas. Dalawang beses na tayong nabibitin ha, bawal akong mabitin, sinasabi ko sa'yo. Pagbabanta niya. Malakas ang loob niyang pagbantaan ito, dahil malayo na sila sa kusina at wala nang makaririnig pa. Yeah, nagiging wild ka. I love that. Then he winked. Hoy, hindi ah, isang beses lang yon. Napaka naman ito, hindi na pwedeng maulit yon. Iba na ngayon, magagalit na si baby, maiipit daw. Kawawa naman si baby kung ganun nga. Mahinang maktol niya, pero may umilaw na bombilya sa kanyang isipan. Baka pwede side view. Tama, side view na lang. Biglang natawa si Franco, di ito makapaniwala sa kalokohan niya sa buhay. Umaalog pa ang balikat nito habang tumatawa. Side view din. Ibinaba siya nito sa harap ng pintuan. Hindi niya man lang napansin na nasa harapan na pala sila ng kwarto nito. Napalunok siya nang wala sa oras. Mapapasabak ata siya sa side view ngayon. Now, let's see how your side view works. Kuya Bert, hello po. Maganda po ako this morning. Magiliw kong bati sa baykindat kay Kuya Bert. Paglabas ko ng bahay, siya na agad ang aking nakita. Natawa ito sa ginawa niya. Masaya tayo, mama. Ay naman, dapat nga sa bawat araw na sumisikat si Haring Araw, sasalubungin natin ito ng may ngiti at galak sa ating mga puso. Ganito pala nagagawa ng in love na kahit ang pagsikat ni Haring Araw ay kay sarap sa pakiramdam. Koo! Eh bakit kahapon, sambakol pagmumukha mo, ma'am? Nahalikan lang kayo kagabi, gumaganyan na kayo. Giliw na sagot nito at sinabayan pa ng malakas na pagtawa. May pabuhat-buhat pa kayo! Ang sweet naman! Sana all! Ikaw! Hoy! Ang tsusmoso mo naman, Kuya Bert! Sige, tawa ka lang dyan, wala kang almusal ngayon. Wika niya na may halong pagbabanta. Gutumin kasi ito. Halata naman kagabi, ito ang pasimuno ng lahat. Pero, syempre, hindi niya naman pwedeng gutumin itong mga to. Lalo na itong si Kuya Bert, may alagang anaconda pa yata sa tiyan nito. Ang laki kasi ng tiyan, lakas pa ng loob at naging bodyguard niya pa ito. Ito naman si Ma'am Trin, di na mabiro. Alam niyo ba yung joke, ma'am? Natatarantang saad nito. Napakamot pa ito sa buhok nitong malapit ng mapanot. Yeah, Kuya Bert, alam ko kasi joke lang din yung sinabi ko. Natawa siya, masama talagang gutumin si Kuya Bert. Biglang umaliwalas ang mukha nito dahil sa sinabi niya. Kuya Bert, favor naman oh. Gusto kong pumunta sa office ni Franco. Nabuburyo na ako dito sa bahay para na akong preso nito. Pakiusap niya. Si Kuya Bert kasi ang head ng mga bodyguard dito. Lahat ng lumalabas at pumapasok dito sa bahay ay sa kanya dumaraan. Kaya ito agad ang pinapakiusapan niya. At isa pa, close silang dalawa. Food lover loves their own kind. When food is life, everyone is your friend. No need to question that. Eh, ma'am, kasi hindi niya na ito pinatapos sa pagsasalita. Agad niya itong nilapitan at nilabas ang daladala niyang carrot cupcake na nasa box. Gawa niya ito kagabi,
dessert niya sana. Di niya lubos sa kalain na siya pala ang magiging dessert. Eto, Kuya Bert. Besties tayo, di ba? Gagawa pa ako marami niyan simula bukas. Ano? Deal or no deal? Sinabayan niya pa sa pagtaas-baba ng kilay. She's making a deal here. No one should enter for. It's forbidden. Deal, ma'am. Mabilis itong kinuha ang box. Sabay hand salute. Yan, gusto ko sa'yo, Kuya Bert. Kaya besties tayo eh. Tumatangong saad niya at tinapik niya pa ang balikat nito. Ngayon, ilabas niyo na ang kotse, Kuya. At tayo ay lalarga. Bisitahin natin si Honey, my love, so sweet. Kinikilig na tura niya. Areglado, ma'am. At agad itong nawala sa paningin niya. Masaya siya at sa wakas, makalipas ang isang linggo, makalalabas na siya ng bahay. Mabibisita niya pang jowa niya. Nakatutuwang isipin na may label na. Hindi na isang malaking question mark. May endgame na silang dalawa. Gusto niyang pumalakpak sa tuwa. Wait for me, bossing, kung sa akin lang malantod. Pagdating sa building ng opisina, bigla siyang nagtaka. Pakiramdam niya, parang may nag-iba. Kanina niya papilit na binabaliwala ang mga matatalim na tingin na pinupukol sa kanya. May nakita pa siyang dalawang babae na nagbubulungan sa isang tabi habang nakatingin sa kanya. Halatang siya ang pinag-uusapan. Anong meron? Kahit siya ay naguguluhan, pero pilit niyang winawak siyang lahat. Naglalakad siya patungo sa elevator na malapit nang magsara. May nakita siyang tatlong babae sa loob niyon. Sinenyasan niya ang mga ito. Gusto niyang sumakay sa elevator. Ngunit parang walang nakita ang mga ito. Inirapan pa siya ng isang babae habang ang dalawa ay nakataas ang kilay. Habang nakasara ang pintuan ng elevator, hindi niya na ito naabutan pa. Damn! Ano ba problema ng mga babaeng yun? Ngayon lang ba nakakita ng maganda? Maktol niya. Ngayon, kailangan niya patuloy antayin ang pagbaba ng elevator. Ano ba problema nila? Halatang iniiwasan ako. Wala naman akong sakit. Medyo nilakasan niya na ang boses. Kanina pa siya naiinis sa mga nangyayari. Sa wakas at bumukas na din ang elevator, agad siyang pumasok. May nakita siyang babae na papunta sa elevator halatang nagmamadali. And Trina, being a good Samaritan she is, hinawakan niya ang hold button ng elevator. Inantay na makapasok ang babae. Ngunit nang makitang siya ang nasa loob ng elevator, biglang huminto sa pagpasok ang babae sabay sabi ng, "I'd rather be late kaysa naman mahuwaan ng isang linta." May halong pandidiri ang boses nito. "Kung bariling kaya kita dyan, ako na nga nagbagandang loob, ikaw pa may ganang mag-inarte, hindi ka pretty. Minsan ibagay sa pagmumukha ang pag-uugali." Naiirita at naiinis na sabi niya sa babaeng hindi naman pretty. Mabilis niyang pinindot ang close button. "Hindi mo ikinaganda yan. Bahala ka. Manigas ka sana dyan." Singhal niya pa dito. Hindi nakawala sa kanyang paningin ang pag-awang ng mga labi nito. "Ha! Serves you right. Ako lang ang pretty at may karapatang mag-inarte." Naiinis na talaga siya. Ano ba ginawa niya? Wala naman ah. Makapagsalita ang babaeng yun? Sino ba sila para tratuhin ako ng ganito? Pinapalamon ba nila ako? Isang malaking hindi, kaya tigil-tila nila ako sa mga damuho sila. Naiinis siya, kumukulo na ang ulo niya. Nagagalit na rin siya, pero kailangan niyang pakalmahin ang sarili. Ito ang unang araw ng pagiging official Joe ang pretty niya kay Franco, kaya she needs to breathe. She needs to relax. She needs to be pretty. Ma-justify niya man lang ang titulong pretty na, jowable pa. Kaya iyon ang ginagawa niya. She's doing a breathing technique and visualize Franco's sexy body. And it works like magic. Nawala lahat ng inis niya sa katawan. Napalitan ng isang pilyang ngiti. Buti na lang talaga at meron na kaming label ni boss. Mas madali ng pagpantasyahan ng katawan nitong yummy. Masayang usal niya. Bumalik na ang masaya niyang mood. Kaya nang bumukas na ang pintuan ng elevator, agad siyang lumabas na may nakaplaster na magandang ngiti sa mga labi. Agad niyang tinahak ang opisina ni Franco. Nagtaka siya, bakit wala si Edith sa labas ng opisina ni Franco? Ito kasi ang substitute secretary ni boss hanggat hindi pa siya nakakabalik sa pagiging secretary ng binata. Hindi niya nalang pinansin iyon at agad na lumapit sa pintuang nakasara. Gusto niyang isurprise ang binata, kaya dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan.
Maingat niyang pinihit ang doorknob. Gusto niyang pumalakpak kasi bukas yon. Galing ni boss, talagang sinunod ang utos kong huwag maglalak ng pintuan. Nakabungis-ngis na saad niya. Dahan-dahan siyang sumilip sa pintuan. Titingnan niya lang sana kung ano ang ginagawa nito. At sisigaw siya ng surprise. Iyon sana ang plano niya. But Trina was welcomed by the greatest surprise she never wished for. Si Ash, hubot-hubad habang kalikad si Franco. Magkadikit ang mga labi. Nakapatong pa sa mga binti ni Franco si Ash habang nakadisplay ang boobs itong mahiyaman. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Hindi siya makagalaw. Biglang pumasok sa isipan niyang baka na malikmata lamang siya. Hindi totoong lahat ng ito. Hindi totoong may kahalikang ibang lalaking inangkin at sinamba siya kagabi. Hindi totoong lahat. Sumisigaw ang puso't isipan ni Trina. He really did it. You found a baby maker. I'm so happy, babe. Finally, we're going to have a baby. You really make my wish come true. I love you so much. Ani ni Ash, at muli ay naglapat ang mga labi nilang dalawa. No, anas niya. Doon na nag-sink in ang lahat kay Trina. Si Franco at si Ash ay magkahalikan at pinag-uusapan ng anak niya. No, not my baby. Nasasaktang saad niya. Humigpit ang paghawak niya sa doorknob. Halos hindi na siya humihinga. Masakit ang lahat ng katawan niya. Pakiramdam niya na manhid iyon. Napunta sa puso niya at pinipigilan siyang huminga. Mabilis siyang tumulikod habang hawak-hawak ang dibdib na naninikip. Walang kwenta yung breathing technique na ginawa niya kanina. Masakit. Nadudurog na ang puso niya. Biglang lumambot ang tuhod niya. Nawawalan siya ng lakas. Mabilis siyang napakapit sa table na malapit sa kanya. Dahil sa nararamdamang manhid sa katawan, hindi niya na napansin ang isang matulis na bagay. At bumaon yun sa palad niya. Pero wala siyang nararamdamang sakit. Bakit ako pa? Baby maker? Putang ina, bakit ako pa? Mga wala kayong puso! Gusto niyang isigaw ang mga salitang iyon. Pero walang lumalabas sa bibig niya. Nakatulala lang siya habang masaganang umaagos sa mga luha sa kanyang mga mata. Malayang hinahaplos ang pisngi niya na tila dinadawayan siya sa kanyang pighati. Bakit ako pa? Nagmahal lang naman ako ah. Masama bang maging maligaya? Ngayon lang ako sumaya. Pinagdadamot niyo pa. Life pushes you to your limit. You want to scream. Wreck everything because pain is eating your flesh. And you wish to stop it. Stop this suffering. But pain demands to be felt. You need to embrace it to feel numb. But it's too much. Nakakabaliw. I still choose to love life. Even if life took my parents away and decided to make me an orphan. I still choose to love life. Even I'm not lovable enough. No one dares to date me. Kahit man lang pakiligin ako, walang may nagkamali. I still choose to love life. When I decided to be alone, to die alone before. Kaya nga pinilit kong maghanap ng sperm donor. Naghahanap ako ng anak. Kasi kahit papaano, may hahawak sa tungkod ko kapag tumanda na ako. Then you came. I see the true beauty of life when I met you. You introduce life differently from what I am seeing before. You make me enjoy and love life and not choose life. I love life now that I have you. But why did you do this to me? You make me loathe life. I'm starting to love life now that there's life inside me. Then you chose to break me. Tahimik siyang humahagulgol sa loob ng cubicle. Hindi niya alintana ang nagkalat na tissue paper sa lapad. May bakas ng kulay pula ang puting papel. Naging kulay pula ang isang malinis, malambot na papel. Parang ako, unti-unti ay nilalamon na ng galit, puot, hinagpis ang puso ko. Dahil sa isang sugat na kahit lumipas man ang panahon, maghihilo man ang sugat, mananatili pa rin ang bakas na likha ng isang malalim na pagkakahiwa. Hinayaan niya lang ang unti-unting pag-agos ng pulang likido mula sa kamay niya.
Sumasabay din sa pag-agos ang masagana niyang luha mula sa kanyang mga mata. Napapagod na ang puso niya. Nakakapagod na magmahal ng isang tao na sasaktan ka lang pala sa huli. She's physically and mentally drained. Kaya siguro yung iba, pinipiling saktan na lang ang sarili nila para mahati ang sakit. Kasi siya, nararamdaman niya na hati na yung sakit. Sa puso at sa palad niyang may malalim na sugat. Pero kahit makailang ulit mo man saktan ang pisikal ang sarili mo, andoon pa din yung sakit na mula sa kaibuturan ng iyong puso. Hindi nawawala, hindi humuhupa. Biglang bumukas ang pintuan ng comfort room kung saan siya naroroon na tahimik na umiiyak sa isang nakapinid na cubicle. Naririnig niya ang tunog ng mga sapatos nila at ang mahihinang tawanan. Nakita mo ba si Trina kanina? Kuh, akala mo kung sino? Boses ng isang babae. Napatakip siya ng bibig, pinipigilan niyang paghinga. At ang isang kamay na may sugat ay nakahawak sa dingding ng cubicle. Tila doon nakasalalay ang buong lakas ni Trina. Tama na! Ayoko na! Tahimik na sigaw ng kanyang kalooban. Oo, at alam mo ba? Boses ng isa pang babae. Come on, spill the tea sis! Wala namang tao dito, tayong dalawa lang naman. Mamaya pa ang break time. May halong excitement pa ang boses nito. Ito yung boses kanina na nagsabi na akala daw nito kung sino na daw siya. Oo na, ito na. Alam mo ba na binigyan ni Sir Franco si Trina ng 20 million para lang maging baby maker? Hahamakin mo yun, para lang sa 20 million, bumukha ka na ang babaeng akala mo kung sinong madre na kalalabas lang sa kumbento dati. Napaawang ang labi ni Trina. No one knows about the money. And surprisingly, they also knew the exact amount. Paanong? Totoo? Halatang gulat na gulat ang boses nito. Hindi ko alam yun ah. Ang alam ko lang nilandi niya si sir para makuha ang yaman nito. Alam mo na, tipikal na babae na nagpanggap ng mabait, manang and all, iyon pala may tinatagong kulo sa loob. Naku lang ha, iba na talaga. Hindi niya nakaya ang naririnig. Kotang-kota na siya. Bigla niyang pinindot ang flash button ng lavatory. Gusto niyang ipaalam sa mga chismosa ng tao na may isang tao ang gustong-gusto na silang ilibing ng buhay at maghilaw kay Satanas down there. Sabi sa'yo eh, may tao! Natatarantang sabi ng isang babae. Halika na! At kasabay noon ay ang marahas na pagbukas ng pinto. Oo, ito na! Sagot din ng isang chismosa. Sa susunod miss, kung gusto mo din palang makichismis, magsabi ka lang, marami akong baon. Huy, hala ka na, gaga ka talaga. Marinitay ng mga boss natin, nasa VIP floor pa naman tayo. Mamaya na tayo mag-usap. Oo na, ito na. Nagmamadaling saad nito. At unti-unti ay hindi niya na naririnig ang mga yapak ng mga ito.